Alam mga kabidyo, okay, ito muli tayo sa ating panibagong video at samahan nyo muli ako sa araw na to dahil gagawa muli tayo ng panibagong box. Okay? Kagaya ng nakikita nyo mga kabidyo, okay, ipapakita natin sa video natin ngayong araw na to kung paano natin binuo itong ating Dracula box na size 15. So para sa ating mga kabidyo, okay, natin dyan na may mga katanungan tungkol dito sa box na to, kung paano natin binuo at kung ilang pirasong marine ang nagamit natin dito, abangan nyo na lang po hanggang dulo ang ating video hanggang sa matapos para yung mga katanungan sa inyong mga kaisipan is masagot ng ating mga video or ng ating video. At pwede rin po kayo mag-PM sa ating Facebook page para sa iba pa niyong katanungan. Kaya umpisahan na natin. Pakaanggap natin dito is 3 cm. Okay, ito mga kabidyo, okay yung ating pang loob or yung lagayan natin ng speaker. Ang sukat po niyan, square lang po yan, 18.5 by 18.5 yung kanyang tabas. Okay, so ngayon, kinukuha yung ating center para makabilog tayo para sa ating dipinse. Ang size ng ating kahoy, 3/4 at maring yung ating kahoy. Okay, unang butas natin or unang guhit natin sa bilog mga kabidyo, okay, is kukunin natin yung ating 16.8 cm. Gamit tayo ng eskwala para mas diretso yung ating sukat. 16.8 cm. Ang next guhit natin, 20.1 cm. Ang pangatlong guhit natin, 22.3 cm. So sana nasundan nyo mga kabidyo, okay, para sa ating pagbilog dito. Bali tatlong bilog yung ating gagawin dito para sa ating lagayan ng ating speaker. Gamit tayo straw para madali magbilog, sumusunod. Okay, gamit tayo ng paku at straw para sa ating pagbilog. Para masundan nyo mga kabidyo, okay, ganito po yung ating ginagawa sa ating Dracula box. So ayan yung ating unang bilog, 16.8 cm, at yung pangalawang bilog natin, 20.1 cm, and then ang pangatlo, 22.3 cm.
ito yung lagayan natin ng speaker. Yung lagayan natin ng tornilyo sa ating speaker. So, bubutasin to. And then, ito naman. Ito yung lalagayan natin ng, ito yung lalagyan natin ng ating kahoy. Kira-router po to, and then ito yung patungan natin ng speaker. Okay, next natin. Magbibilog ulit tayo para sa ating lobby ng ating speaker box na Dracula. Bali, dalawang bilog yung ating gagawin dito. Ang sukat niya mga ka-video, okay kagaya ng una. 18 and a half, tama ba? 18 and a half by 18 and a half. Square lang po siya mga ka-video, okay. Unang bilog natin, 20.1 cm. Next guhit natin, 22.3 cm. Aba na. Ito next one. And then, ang sukat natin, 3 yung ating kinukuha. Para sa harap ng ating speaker box. Okay, ang ating pinat para sa ating speaker, kung di ako nagkakamali, ang size nito is size 10 or 9. Nakuha natin to sa online shop kaya ng Lazada. Sa price, hindi ko na maalala. Okay, pinat po ang ating gamit. Okay, so ito na nga mga ka-video. Okay, binuuna muna natin yung ating panlaman loob ng ating Dracula box. At ipakita ko muna muli sa inyo yung iba nating sukat sa tabas. Okay, ang sukat nito 18 and a half. Square lang po ito mga ka-video. Okay, 18 and a half inches. So, sa design, bahala na kayo mag-design. Pero ganyan yung ating design. Okay, dito tayo. Ang haba nito, 15.7 cm. So, bali, 4 pieces to. At ang ating
pang likod. Okay, ang tapos po natin, 20 inches by 20 inches. Square lang siya. Isang piraso. Para sa itaas at ibaba ng ating speaker box. Okay, ang lapad niya is 18.5 inches by 25 inches. Dalawang piraso. At para sa side, dalawang piraso rin mga kabidyo, okay? At ang taas niya is 20 inches by 25 inches. Dalawang piraso para sa side. At ito naman yung ating pambilog. Ang haba niya is 138 cm. At ang taas niya is 29 cm. Okay? So ito yung ating bibilugin. Sa bawat sukat niya, sa bawat tabas natin dito, is 3 cm. Okay? 3 cm po yung ating mga gap dito. Okay, buhay na natin.
Okay, lalagyan natin ng screen yung loob ng ating speaker box para iwas daga. Okay, pakita ko muna sa inyo ating loob. Ang ating screen, iwas daga. At yun na nga mga ka-video, okay, nakita nyo kung papaan natin binuo itong ating Dracula box na to na D15 o size 15. Kung ilang pirasong marine ang nagamit natin dito mga ka-video, okay, is medyo kukulangin po tayo sa dalawang pirasong marine. At kung anong size ng ating marine mga ka-video, okay, is 3-4 po siya. At sa sukat mga ka-video, okay, siguro naman nakita nyo yung ating mga sukat. Dito sa box na ginawa natin ngayong araw na to, medyo matakaw siya sa stickwell. Okay, nakita nyo na kung paano natin ginamit yung ating stickwell. So, kung ilang pirasong stickwell na sachet ang nagamit natin dito mga ka-video, okay, siguro umabot din siya ng mga kulang-kulang tatlong sachet na stickwell. Kanyang po siya katakaw. Dahil na nga dun sa pagbilog natin, kailangan nating maraming gamitin na stickwell. Dito sa box na to mga ka-video, okay, medyo matrabaho siya. Medyo marami siyang kalikutin sa bawat sulok, bawat gilid ng ating box. So, kung magkano nagastos natin dito sa box na to mga ka-video, okay, wala pang pintura, umabot din po siguro siya ng mga 4 to 5,000. So, wala pa tayong sound check mga ka-video, okay, abangan nyo na lang yung ating sound check dito sa ating Dracula box. Dahil itong box natin na to is itetexture pa natin at pipinturahan pa natin. Kaya abangan nyo po yung ating mga susunod na mga video mga ka-video, okay. Ang speaker na kakabit natin dito mga ka-video, okay, is Librand at 1000 watts. Kaya abangan nyo yung ating pag-sound check dito sa speaker na to. Dahil dito sa set na to mga ka-video, okay, meron pa po siyang kasamang pang mid-high natin. Kaya hanggang dito na lang mga ka-video, okay, sana'y nakatulong ang video natin ngayong araw na to para sa mga ka-video, okay, natin dyan na gustong bumuo ng Dracula box na kagaya ng binuo natin ngayong araw na to. At abangan nyo po yung ating susunod na video sa ating pag-sound check dito sa set na to. At sa ating mga ka-video, okay natin dyan na mga hindi pa po nagsisubscribe or follow sa ating YouTube channel, gaya sa ating Facebook page, subscribe na po kayo and notification bell mga ka-video, okay, para lagi po kayong updated sa ating mga ginagawa mga video. And paki-like and share nyo na rin po ang ating mga video kung nagustuhan nyo. Kaya hanggang dito na lang at maraming salamat at hanggang sa muli. God bless.